DWOKFM 107.9 on Big Was Station. Okay, magandang umaga po sa lahat nating taga-subaybay. At doon sa mga taga-ibang bansa, ako po ay bumabati sa inyo ng magandang gabi dyan. At topic na po tayo ngayon. Ito po ay hindi po ako gumagamit ng script. Ako po ay mayroon lang issue na dapat basahin. Ito po yung akin pong tatalakayin. Sa politika din po kasi mga kaibigan, maraming mga laro. May mga laro na marumi. Kung isa kang politiko, hindi ka kaalyado, bibinggahan ka ng bibinggahan. Babaldahin at babaldahin ka. Pag nabalda ka, may magpapayo yung tinatawag sanggang diin. Ang tawag noon. May magpapayo na kunyari, sasabihin, sige na, doon ka na. Yun ang tinatawag sanggang diin. Kasanggam mo pero ididiin ka. Sige na, suyuin mo na. Yan po ang tinatawag na sanggang diin. Maraming nagsasabi sa alkalde dyan, sa Nara, na suyuin ang kanyang mga sanggunian. Di lalaki ang ulo ng mga sanggunian. At mayroon ding mga kaibigan na magpapahamak na kunyari kaibigan. Magkabilang panig. Ito ngayon, bibigyan na natin ng example. Itong nangyayari sa Nara, Palawan. Makakasuhan, unang makakasuhan ngayon itong linggo, baka itong araw na ito isasampa na nila. Or bukas. Kakasuhan ng libelo, libel at cybercrime libel. Itong Bandera News FM. Sabagay, sinungaling naman talaga yan eh. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ako nga, ginawa ng isyo niyan eh. Alam niyo po ba mga kaibigan na ginawa ako ng isyo na attempted rape? Ha? Magtakay mo, attempted rape? Hindi ba niya alam na mga unggoy? Mantaki mo, 11 counts ng kasong isinampa sa akin yan. Yung animal na bandera na yan. Na pagmamayari ng mga politiko. Galit sila sa himpilan namin dahil kami ay pumupukpok sa mga tiwali. Dahil sila naman may pinoprotektahan. Pero ang nakapagtataka, si Mayor Danaw ay kalaban ng kanilang mga amo. Amo ng bandera. Pero bakit si Mayor Danaw ngayon ay kinakampihan ng bandera? Tanong, hindi kaya sanggang diin ang bandera? Kinakampihan kunyari si Mayor Danaw pero ididiin din. Itong libel at cybercrime libel. Dahil sa malisyosong pagbabalita ng bandera. Dahil doon ka sa kanilang headline, sinabi niya nila doon, 94 million. Yan ha, nakikita niyo, napapanood niyo. Yan ang kanila ha, yan ang ngayon pagbabasihan ngayon ng pagdidimanda ng Dimahala. 94 million na siningil ng dating administrasyon sa isang minahan sa bayan ng Nara, hindi na ito over ayon kay Mayor Danaw. Ayaw nga po magbayad kasi ang sinasabi ng company, Board of Investment registered sila. So may Turks, may perks and privilege na binigay ang national government sa mga investor. I understand na yung aming 2012 bago kami hanggang yung aming 2012 na revenue code po, pinapakuha ko na pinapaverify ko na doon merong parang ano, may section doon na once you are BOI listed, hindi ka entitled na magbayad sa local tax. Yan ang himpilan dito sa Palawan, napakasinungaling. Lalo na ngayon, ang manager nila, adik. Ah, wala ka lang matino dyan. Yung manager dyan, si Louie La Rosa, yung napapanood niyo, yung
YouTube. Gusto nyo i-play ko? Yung humihit-hit siya ng shabu? Hindi matino na yan. Kausap. Wala na sa ayos yan. Wala na sa hulog. Kung sa karpintero o mason pa yan, hulugan mo man na niyan tuntun. Tatabingi yan, babalagbag talaga. Kahit tuntun na, kahit na barko pa gawin mong tuntun dyan. Ito ngayon, mga kaibigan, idiniin si Mayor Danau. Pagsampangin ang kaso, pag pinawaran na yan, at papiansa pagdating ng hearing, kapsyon, ang pagbabatayan. Kahit murahin nila yan, kahit i-edit nila ngayon yan, na-screenshot na. Kaya nga malisyuso ang ginawa nilang kapsyon. Hindi kaya ito, nagtatanong ako, hindi kaya dumikit ang bandera kay Danau para simpleng idiin, para magtagumpay, para masuspende. May dahilang masibak o matanggal siya sa kanyang panunungkulan. Diba? Kita mo nga, pasabong lang, kaliit-liit na issue niyan. Lahat namang mayor dito, nagbibigay naman ng special permit yan eh. Sabi ko nga, kung pasabong lang ang idadahilan, wala nang matirang mayor dito sa Palawan. Lahat naman yan eh. Nagbibigay ng pasabong. Gusto nyo pa lahat ng mga barangay, makikita, kunan ko ng video, mapapanood niyo yan. Idadagdag lamang yan. Isa na yan. Kaso, pasabong. Yung libel, madadagdag yan. Kaya sigurado, pagdating sa council, pagdating sa board member, ay pababaan talaga nila yan ng suspensyon. Diyan magkakamali ang ating provincial. Pag binaba nila ang suspensyon, sa totoo lang, sa halip na makahimok pa kayo ng kakampi, hindi lamang kakampi ang makuha nyo dyan. Lahat na ata ng mamamayan sa Palawan, kalaban nyo na. Dahil ang taong inyong tatanggalan o huhubaran ay taong inaasahan at iniidolo ng Palawan. Napakamalisyuso ang ginawa ng bandera. Kung hindi ako nagkamali itong araw na ito, isasampa na yan. Kung hindi ngayon, bukas, baka magpapriskon ang mga di maala. Diniin si Mayor Danau. Sabagay, malinaw. Ang aming team, nagtungo rin kay Danau. Dahil mayroon naman kaming mga reporter dyan sa NARA. Nakapanayam din si Danau dyan sa reporter namin, dyan sa NARA. Malinaw naman ang sinabi ni Mayor Danau na sisingilin pa lamang. Yan ay sisingil ng ating administrasyon na may utang 94 million. Ngayon sisingil din po namin yan. Sabi ko nga sana, mabayaran kami, may pabili kami equipment. Ay wala din yung kami. Hindi man bayad pa siguro, baka hindi ko lang alam kung anong nangyari dyan sa mga kung administrasyon. Baka kung nasingil yan, makabili kami equipment, makatrabaho naman maayos. Lahat ng equipment dito po sila. Ayaw nga po magbayad kasi ang sinasabi ng company, Board of Investment registered sila. So my thirds, my first and privilege na binigay ang national government sa mga investor, I understand na yung aming 2012 bago kami hanggang ay aming 2012 na revenue code po, pinapakuha ko na pinapa-verify ko na doon merong parang ano, may section doon na once you are BOI listed, hindi ka entitled na magbayad sa local tax. Bakit ang caption ng bandera na singil? Na
nga siningil. Di ibig sabihin, nakuha. Naku, sabi nga doon sa video, malinaw po, wala po akong sinasabi na nakuha na ng pera. Nakuha ng Dimala ang pera. Kung babayaran nga ako ng City Nickel, ibibili ko ng heavy equipment. Kita nyo? Hindi malisyoso ang ginawa ng bandera. Mapapahamak si Mayor Danao. Pinagsabong ang dalawa. DWOKFM 107.9, ang Big Was Station. Big Was.